ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus, kay Timoteo na minamahal kong anak. Sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ang Salita ng Diyos. Matakoy na katuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang aking pangmasidoon na kapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon, tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Ang matakoy na katuon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maawa. Ang matakoy na katuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may ilang saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang na pangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit. Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit." Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob, ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Merong diskusyon na nangyari dito sa ating ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo at yung mga saduseyo o kaya mga tagapagturo
kasi hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga namatay at nagtanong sila tungkol dun sa napangasawa yung isa na namatay yung kanyang asawa at nag-asawa siya ulit ng namatay na naman at namatay na naman yung sumusunod. Kaninong asawa siya sa kabilang buhay? At sabi ni Jesus, pagdating sa kabilang buhay, hindi na yan tungkol dun sa mga pag-aasawa na ito sapagkat meron na tayong bagong katawan, bagong diwa, tapos lahat tayo ay laan para sa langit. Tayo lahat ay magiging anak ng Diyos, no? At doon wala na tayong ibang aalalahanin pa at sinasabi ng Panginoon ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay at maling-mali kayo. Siguro sa atin meron tayong kaisipan din ang tungkol din sa langit sapagkat tayo yung mga Katoliko at Kristiyano at nais natin ding umakyat ng langit. At kung naalala natin yung ating pinagdiwang noong nakaraang linggo, ito yung dakilang kapasitahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming mga paliwanag tungkol sa misa na maari natin makapulutan ng aral, pero isa sa mga turo ng simbahan ay sinasabi niya that the Eucharist is a foretaste of heaven. Sa Eucharist daw po ang gunita ng langit. Anong ibig sabihin ng gunita ng langit? Unang-una, nariyan ang Diyos, no? Most specially po ang ating Panginoong Hesukristo na Diyos mismo, siya mismo ang langit ng ating buhay. Tapos pangalawa, bilang Eucharistia, no? Binibigyan na tayo ng parang karapatan upang matanggap natin siya ng konkreto sa pamamagitan ng tinapay, no, na nagbibigay buhay. At lahat ng ito, mga kapatid, nangyari dito sa lupa at nangyayari sa lupa. At darating ang panahon kapag tapos na lahat ng mga pagkukubli, kitang-kita na natin ang Diyos. Ang tawag dito ay beatific vision. Wala nang pagkukubli, nandiyan na po ang Diyos sa ating harapan at tayong lahat ay magiging kaugnay sa Kanya, no? Sa isang buklod na hindi na tayo mapaghihiwalay kailanman. Mga kapatid, yun para sa akin ang langit. At kung meron tayong natutunan doon, ang langit ay nandito sa lupa rin. No? Hindi po yan isang ritual lang na tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Si Kristo mismo, pagkatapos nating tanggapin, pumapasok sa ating katawan, siya rin pumapasok sa ating isipan, sa ating puso, sa ating kaluluwa, sa lahat sa atin. At tayo at si Kristo ay nagiging iisa. At lahat ng ito ay nararanasan natin dito sa lupang ibabaw. Moreover po, pagkatapos po ng misa, ito yung magandang hamon sa atin na tumatanggap ng banal na komunyon. Paglabas natin ng misa, gawin din nating langit ang lupa na ating kinagagalawan sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Ng pagturing natin sa ating kapwa bilang ating minamahal na mga kapatid na sa isang komunidad na kasama natin kaugnay tayo sa isa't isa at walang ibang nag-uugnay sa atin kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Na lahat tayo busog sa kabutihan ng Diyos at tayo nagmamahal katulad pamamahal ng Diyos sa atin. Yan ang sinasabi kong gunita ng langit. Sana sa ating pagdalo sa banal na misa, maging ganap sa atin ang pag-ibig natin dito sa lupa hanggang sa tayo makaakyat sa kaharian ng langit. Tayo manalangin. O Diyos, kami po lubos nagpapasalamat sapagkat dito pa lamang sa lupa ay nagugunita na po namin ang kagandahan ng langit. Sa pagtanggap namin ng banal na Eucharistia, pagtanggap ng ating Panginoong Hesukristo sa aming buhay, tulungan niyo pong mamunga ang aming pagtanggap ng banal na komunyon sa pagpapakita ng pag-ibig sa aming kapwa at mapabanal ang buong daigdig at ang langit ay nandito rin sa lupa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ng Hesukristong aming Panginoon. Amen.